ko sa hindi. Kaya mga kasama mo. Ang flight nyo po ay 11:40 pa. So mag-check-in kayo niyan ay mga 3 hours. Pwede na kayo mag-check-in niyan. Okay. Si sir, pa-uwi ngayon si sir. Exit na kayo sir, ano? Exit. Medyo nagka-problema po siya mga kaumbuyan sa kanyang employer. Ginawa kayo ng istorya nung katulong. Katulong na Eritrea. Anong lahi? Parang Ethiopian sir. Maitim. Negra yun, ano? Negra. So, si kabayan po ay sa kasamaang palad ay pinauwi po ng kanyang employer. Wala naman siya nagawang mali, kundi po ang ginawa po sa kanya, ginawa na siya ng kwento. Anong kwento ginawa sa iyo, sir? Ginawa na ako ng kwento, sir, na sabi na yung pagkuha ko ng lemon, sir, pag tingi ko ng lemon, yung pag sinabi niya na sa amo, hinawakan ko daw yung kamay. Oh, ganun. O, sir, oras na punta ko doon, alas 5 ng hapon. Ang sinabi niya sa amo, alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi. Di ba magkahiwalay naman kayo ng bahay, no, ng tirahan noon? May sarili kayong... Open sarili. Ako sa bahay. Open kayo sa bahay, tapos may sarili kayong kwarto, di ba? Oo, sir. Driver? Oo. So, ang ginawa kayo ng kwento na... na keso, hinawakan niyo yung kamay ng babae. Hinawakan ko daw. Eh, pagkaabot niya lang daw yun. Tapos, nung pagkuha ko na yung lemon, sir, tumakbo na daw siya, tapos susugurin ko na naman daw doon sa kwarto. Hindi ka ba tinanong nung ano, amo mo? Kagabi sir, nabigla na lang ako. Listen to me, sabi niya. Oh. Tomorrow, I will send you in the Philippines. I will ask you want to come back to the Philippines or I will bring you in the jail. So hindi na ako nagtanong yan. So sinagot ko na lang siya na, okay sir. So ayan. I will send you the details. So ngayon, ikaw ang bumili ng ticket mo. So, sabi niya sa akin, anong gusto mo? Sasahod ka? Or, bigyan kita ng ticket? So yun, ang pinili mo na lang sir. Di bali nang walang tulay ng pera. Basta may ticket. Basta may ticket. Kailan kayo binili ng ticket? Binilihan na ako ng ticket noong 23. So nangyari yun, anong date? Nangyari yun, sir. March pa. Yung March namin. March pa. Pero kayo ng dalawa ng boss mo, wala kayong problema. Wala naman, sir. Sinumbong lang talaga ko. Yung namin, bago ako umalis pa rin, sir, sa bahay. I'm so sorry. Even to me, it's hard to me to think you can go now to the Philippines. But it's too late. Sabi mo. Andun si kabayan, sir. So, ginawa ko na lang. Humingi na lang ako ng sorry, alam naman yung kabayan sa yung babae na malinis ako sa kanila. Sir, pangalan niyo po sir? Stewart Bautista. Stewart Bautista, saan po kayo sa... Sa Isabela sir. Isabela? Si... Yati ka Isabela, si kabayan. Wala akong iwan na pera dyan. Ayan. Inis ko lang, mas importante yung nakauwi ko. Kaysa naman, sabi sa akin, nagtutulong ako. Kaya yun, inanong ko yung sarili ko, ano ba ang pasalanan. May pamilya po kayo sa atin? May pamilya ko din. Isa akong anak. Isang anak. Yan, may isang anak si sir, may anak, may pamilya na sa Pilipinas. Hindi sa hindi po inaasahan, ay bigla po itong magpapauwi sa kanya. Shout out po sa mga kinauukulan. Sana po ay matulungan po natin si sir sa kanyang sitwasyon po ngayon. Napakahirap. Kumain na ba kayo, sir? Dito nga sir. Tara, kain tayo. Tara, ako bahala sa inyo. Tara, tara. Tara. Sabi naman, dinagay ng Cebu, sabi niya na. Nasaan ang ano mo? Nasaan yung details nito? Hindi na naman yung binigay sa akin to. Wala na sir, wala na akong ibang bitbit. Ito lang. Saka yan ang binigay. Yung chinekin ko na. So ito yung ticket ni kabayan, no? Kambuya. Ibig sabihin, yun. Ito, si Buha. Ito, ako dito.
hindi ko sabihin. Paano yan? Ganito, meron tayong isang kaibigan, papauwi siyang ayon. Wala kasi yung tawag ni isang kasama. So yun lang ang uwi ng pera, 570 reals. Kaya nga, gusto mo rin kung kumain, pumunta nga ako lang sa Manila, wala ka na kumagawa ng Manila. Yung sunday ko, pre, sa ginit ko na, nagbuto ng Manila talaga ako. Kasi hindi ka naman makain yung, pagkain ko rin ang umaga. Kasi sir, ang isip ko, sitwasyon mo rin. Gusto mo, sama ka muna sa akin. Hanap tayo ng pagkain doon. Tapos, balik na lang kita rito. Pero wala ka ng gamit, yun lang. Ito lang siya lang. Dala ko na kasi yung sinig yung sarili. Sila nang check yun. Pinapili ka. Pinapili ako, sir. Ikukulong ka. Gusto mong umuwi? Or, I will bring you in the jail. Tama. Tama decision. Umuwi na natin. Okay, sir. Bring me in the jail. Tapos nakita ko yung ticket, sir. Kasi bumaktan pa. Saan na nagbigay sa inyan? Siya na, sir. Bago niya ako kinausap, sir, andun na pala yung ticket sa kanya. Oh. Yearly yung sinabihan kaming pag-uwi, sir. Yearly? Oo, sir. Hirap. Bro, ganito na lang. Siguro, bigyan na lang kita ng mic mo. Pwede, wala din ako. Sana makatulong sa'yo. Mga kaumbuya, samahan muna natin si Tol at talagang hindi pa po siya kumakain. Kagabi pa ba hindi kumakain? Kagabi pa po siya hindi kumakain, kaya samahan po, tulungan po natin, wala pa rin tulog. Kala ko, dito ka sa Damam, Ubar. Palagaling ka pa ng Riyadh. Kaya pala ang ticket mo, nakita ko Riyadh to Damam. Tapos Damam to Mactan, Cebu. Uder, malis. Malis mo, Uder. So, hirap, hirap. Sana bukas yung kainan dyan, Tol. Yung, hindi pala yung kainan, yung pang-grocery. May grocery kasi tayo pupuntahan dyan. At least dyan, makabili ka sana. Tapos sasasakyan ka nilang kumain. Hindi naman tayo pwedeng kumain sa labas. Tara, para makakain ka. So ayan mga kambuyan, pupunta kami rito ni Kabayan. Magtatry kaming maghanap dito kung bukas itong grocery dito. Makabili man lang kahit ng tinapay o kahit anong pwedeng makain dito, Paylong. Actually, kung ito yung bukas, hindi rin naman kami makakain dyan. Dito lang siguro sa sasakyan at sasaglit dito si Kabayan ng kain. Kasi mamaya pa ang bukas ng mga kainan, hindi pa kumakain si Kabayan. Wala pang tulog, wala pang kain. Mahirap. Mahirap pagka ganyan ang sitwasyon. Yung utak natin, lalo pa yung pauwi. Baka maraming makalima. Ah, bukas! Bro, ayos. Bukas siya, bukas. Dito. Meron dito. Malamot na tinapay. Ayan o, dagdagan muna para hanggang mamaya makaano ka man lang ng gutom mo ngayon. So, umuha ka lang ha kung ano yung kailangan mo. Sige, at ako bahala dyan. Wala, yan lang talagang kuha ka pa. Sige! Pagdagan mo! Habibi, kay Fale. Patik. Ay, ang Pilipino. Dito bro, ito. Para sa biyahe mo bro. Pagdating mo sa Cebu, para may makukutikot ka. Huwag ka lang ng tol. Hindi ko alam pa siguro sunatan mo, baka mamaya dumampot ako. Para pagdating mo sa Cebu, meron ka pa rin makukutkot. Okay na yan. O, sige, Diyos. Tayo. Para
para hanggang mamaya. Tsaka tubig. Tara. Ito tubig eh. Tol, dagdagan mo yan tubig mo. Dagdagan, buka pa ng isa para. Okay na yan. Sigurado ka ha. Yeah. Bye. Dito na lang kami kumakain mga kumbuyan sa sasakyan at talagang hindi pwede, pasimple. Hirap ang hirap ng kalagayan natin. Oli, saan na sa Pilipinas? Murado, Ilagan, Isabela. Murado, Ilagan, Isabela. So ayun po, yung istorya ngayon ni Kabayan, talagang sabi nga, swertehan lang po ang pag-abroad mga kambuyan. Medyo hindi po siya pinalad ngayon. Ginawan siya ng kwento ng kanyang kasama sa bahay na alam naman natin na tayo mga Pilipino eh, nagpunta po tayo rito para maghanap buhay, hindi po para gumawa po na kung ano paman. Pasampayo ko lang sa iyo bro. Pray lang, pray ha, pray. At pasensya ka na dyan sa tulong na binigay ko sa'yo. Yan lang talaga yung makakaya ko. Pasensya ka na dyan bro. Sana makatawid na gutom sa'yo yan. Pangalan mo ulit bro? Steward Bautista. Steward Bautista. Good luck sa'yo bro. Pag-uwi mo sana sa Pilipinas ay huwag mong isipin na ito yung katapusan ng ating bagamat inalas tayo, maging challenge sa atin ito. Magsilbing motivation para lalo pa tayong magsikap sa ating buhay. So mayroon po siyang isang anak. May pamilya na po siya sa Pilipinas. Eh, talagang wala. February, bumalik po siya galing sa bakasyon. Ngayon ay April, uuwi po siya at pinauwi po siya ng kanyang amo. Pinabili siya. Hindi siya kung kulungan o Pilipinas. Eh, mas mabuti na pong pinili niya po yung Pilipinas. Umuwi na lang. Kunin mo yung number ko. Save mo nga ngayon yung number ko. Kasi natawagan ko yung isang tropa para mag-meet kayo at lalayan kanya sa 054-271-52. So yun mga kambuya, nandito na uli kami. Doon tayo bababa sa may gate 5. So dito tayo. Sige, ingat bro ha. Good luck, good luck, good luck ha. Pray lang, pray. Sige, sige, tolong ingat. Ayan si Kabayan.